dito mga kaokoy, ituturo ko na naman sa inyo smash. Smash na 115, kung paano siya mag-control sa smash, ano? Paano tanggalin yung drain plug ng smash 115? So, ang gamit natin mga kaokoy, yan lang. 14 din, kasi Suzuki to siya. So, 14 lang siya, na. Back rinse lang ang gagamitin natin dito. Dito mga kaokoy, meron tayong titingnan. Kasi dalawa yan, baka mamaya magkamali tayo ng bukas dyan, ano? Yan siya mga kaokoy, at saka ito, yung nasa unahan, huwag natin yung nasa unahan na, rapat yung nasa likod lang. Yung itong nasa likod lang. Yung sa unahan, wala yan ha. Wala yan siya. Yan, dito lang ang bubuksan mga kaokoy, yan. Yan siya oh. Ito lang bubuksan natin. Yan. Huwag yung sa unahan ha. Ito, huwag itong sa unahan. Yan. Huwag yan. Dito lang sa likod. Yan. Okay? Yan lang mga kaokoy. 5 minutes late. So, yan yung bubuksan natin. Tsaka, saan ang tamang ikot na ito mga kaokoy? Ayan o. Tingnan nyo siyang maigi. Ha? Yan siya. So, dito. Ayan. Bubuksan ko na kung saan ba ang tamang ikot niyan. So, ang ikot yan mga kaokoy, paunahan yan. Yan o. Tingnan nyo ha. Paunahan ang bukas niyan. Ayan siya. So, ayan na. Buksan na natin. Ayan. So, ganyan ang pag-ikot. Ha? Baka mamaya ang magkabaliktad yung ikot ng tornilyo nyo. So, masisira yung thread ng ano, ng makina nyo. No? Diba? Okay, natanggal na natin. One eternity later. Ilang dito sa Suzuki na to ganito ang pabukas. Meron din tong XRM. XRM para silang sila ng ikot. Ganyan din ang pag-ikot ng XRM. Mga Rusi o kaya Rakal. Mga GY6 na motor. Ganyan din. Okay? Ganyan din yung pag-ikot ng tornilyo. Ano? Balik na natin. Ayan, okay na siya mga kaokoy, di ba? So, thank you. Peace.